Mangser, pag-uusapan po natin ngayon ang sinabi ng ating former Navy Chief Carlo Bacordo tungkol nga po kung bakit hindi natuloy ang permahan ng submarine sa magiging contractor nito. In other words, hindi nga po naging matagumpay ang kanilang plano na mamaterialize ang submarine acquisition ngayong taon. Well mga sir, stay tuned na naman pong muli at samahan nyo na naman ako sa panibagong balita natin ngayong araw. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay magsubscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest kong upload. Mga sir, maramdaman mo talaga ang panghihinayang o lungkot sa mga sinabi ng ating former Navy Chief Carlo Bacordo sa tungkol nga po kung ano ang rason kung bakit ibinalik na lamang ang pagbili ng ating sandatang lakas ng submarine sa Horizon 3 ng modernisasyon. Sinabi niya sa isang mensahe sa reporters na, "If not for this COVID-19, per my timeline as the Chief of the Navy, I was expecting that the signing of the contract would have been done this second semester of 2021 or at the latest first semester of 2022. Dagdag pa niya na, yung sana ang timelines for this submarine acquisitions project, but because of the government COVID-19 response, so much of our funds have been devoted to the COVID-19 response." So mga sir, base nga po sa kanyang payag ay makikita po natin na siya ay nanghihinayang talaga para sa project na hindi natuloy. Ang budget nga po ng project ay umaabot sa 70 billion pesos para sa dalawang units ng submarine na bibilhin. Kasama na sa budget ay ang mga integrated logistics support package. Sa kanyang payag ay sinabi nga rin po ng ating former Navy Chief na, "Believe me, kapag may submarine tayo, it is a credible deterrence against all countries entering in our exclusive economic zone, going in our extended continental shelf, going in our contiguous zones that will serve as credible deterrence already because they do not know where that submarine is." So mga sir, ito nga po ang payag ng ating former Navy Chief tungkol doon sa submarine projects. Isa nga pong nakakalungkot na balita na ibabalik na ito sa Horizon 3 ng modernisasyon. So mga sir, ano po ang masasabi nyo sa balita natin ngayon? Ilagay nyo lang sa comment section ng ating panibagong balita ngayong araw. Hanggang dito na naman po tayong muli. Maraming maraming salamat po sa panonood at suporta sa aking channel.